Inimbestigahan ng Commission on Human Rights at ng Kamara ang pagpatay sa tatlong lumad sa Surigao del Sur. At sa gitna ng karahasan daw sa lugar ng mga lumad, todo tiis sa evacuation center ang mga lumikas. Saksi si Victoria Tulad. Binaril, sinaksak at ginilitan ang executive director ng isang lumad school na si Emerito Samarca. Binaril naman sa ulo sa harap ng mga kaanak at kapitbahay si Jonel Campos, habang si Dato Belio Sinzo may walong tama ng bala, basag ang panga at bali ang mga braso. Binigyang mukha man nila ang problema ng panggigipit umano sa mga katutubong lumad, nakalulungkot na kailangan pang dumagdag sila sa mga naunang pinaslang. Patuloy naman ang pagtitiis ng libu-libong lumad na lumikas para takasan ang militarisasyon umano sa kanilang mga komunidad mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Atagan, ugali agustisya, katong mga matay ng mga ex-tuon. Sabi ni Interior Secretary Mar Rojas na bumisita sa mga lumikas na lumad. Sa investigasyon naman ng pulis ay mga naka-uniforme pero hindi miyembro ng military. So pinimbestigahan natin ito sa PNP. Nagpa-file na sila ng mga kaukulang kaso at sisiguraduhin natin na hindi malilimutan ito. Ang matagal ng krisis, iniimbestigahan na raw ng Commission on Human Rights bukod pa sa panukalang Inter-Agency Task Force ng Justice Department. We condemn the brutal killing of these lumads because they are the most vulnerable and marginalized sector. Pero sa batasan pabansa kung saan may resolusyon ng imbestigahan din ang issue, hindi na nakapag-antay ang mga militante. Isinabay na nila ang protesta sa pagdinig ng budget ng Defense Department ang pagkondena sa pagpatay. Ang itinuro ng mga lumad na nasa likod nito, armadong grupong magahat-bagani na ayon sa kanila at sa lokal na pamahalaan ay binuo mismo ng militar. Yung mga paramilitar nga, palagi silang nagpapakilala na sila ay inarmasan ng AFP. They created a monster that they could no longer control. Sinabi ko sa kanila, tulungan ninyo ko ma-disband na ito. Itinanggi ito ng militar. There is no basis because we will not go there without any information if there's no threat. Gayunman, inamin ng AFP na nag-operate sila sa mga lupang itinalaga sa mga katutubo o mga ancestral domain area. They have efforts to recruit IPs. As mentioned, there are 3 out of 4 NPAs. Of the NPAs are IPs. Tatlong suspect na ang kinasuhan hinggil sa pagpatay sa mga lumad. Napag-usapan din sa batasan ang paghalay umano ng 2 sundalo sa 1 lumad. There was a settlement. Binayaran ang pamilya ng 63,400 pesos. Who decided that that is the amount to be settled? The military or the family? We are still looking into the details that the military would cooperate with the police investigation. Ayon naman sa Pangulo, tututukan ng gobyerno ang sitwasyon ng mga lumad. There is no campaign to kill anybody. Serving the people does not entail killing any of our citizens. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi.